na siya pong magiging magandang mamaya ng ating bansa. Tapos sinundan po ang puno ng sabit. No? Alam mo, hanggitan natin yung hope. No? Yung hope, pagkasa ng ating bayan. Tapos, pinasend po yung caretaker, tapos yung kapitbayan. Alam po lahat ay nangyawala na talagang itong bansa natin ay magkakaroon ng radical change dahil sa inyo. Dahil kayong mga bayani na tinawag ng Panginoon ang siyang tumugon sa panawagan upang yung pong ating vision na magkaroon po ng talagang massive renewal itong bansa na magkaroon ng katotohanan. Alam ko po mga kapatid na nandito kayo, lalo na ang World Youth Alliance, na talagang magbibigay ng kanilang panahon upang ipagpatuloy po natin itong ating simulan. Hindi lang po dito sa Bana, kundi sa buong Pilipinas. Dito lang po sa Tagalog, meron na po tayong more than 2,000 kapitbahayan na nagkaroon na ng transformation. Malima po, meron tayong Salib, Siga, at Siglo. Ngayon po taon ay 5 Siglo School ang ating sisimulan. Tulad po sa Bana, partner na lang kailangan. Meron na tayong venue, meron na tayong mga sibol, partner na lang. Pero alam ko po kung itatastiga ang World Youth Alliance para maging partner namin dito sa Bana. Pagpagan natin ng ano po kailangan din natin ng partner kapagka ano pong serious sila sa kanilang mission na maging part ng renewal ng bansa Pilipinas. Mga kapatid, kundi nga mong itong gawain natin ay call for heroism. Hanta po tayong magbigay ng panahon ng ating talent, ng ating resources para sa ating bayan. Wala na akong maganda pang may-ari tayo sa ating bayan, kundi ang ating sarili. Kung hindi po natin sisimulan ngayon, kailan? Kung hindi po tayo sino, dito ba? Kaya nga po inyong lingkod ay binigay na ang kanyang panahon, kanyang kumitalit, ang resources na binigay ni God na i-share upang maging bahagi po ako nito. Sapagat ito lang po yung legacy na nakikita ko, napakaganda na talagang for so many years nangarap ang mga Pilipino na wala ng pangasa at binigay na po sa atin itong gawad kalinga at sa bawa at lahat din sa gawad kalinga. Nakakasiguro po ako na ito ang magiging daan para sa maging pagbabago ng ating bansa. Bakit ito ang sabi yun? Kasi nakaugat tayo sa ating spiritual dimension. Alam ko kung espiritu ang papagalo sa atin. Sapagkat kung yung espiritu, hindi na niya ako makikita dito ngayon. 3 years na po ako nag-deserve sa gawad kalinga, sa couples, 20 years. Eh kung hindi sa kanal ng espiritu sa ating Panginoong si Kristo, hindi po ako manatagpon dito. Dahil hindi ko na priority yung aking pamilya, yung aking business dito ba? Kaya po, ngayon ko lang sabihin, pumunta ako ng Tatalo, hindi ko naman malakang kilala. Kinakakakutan ko pa nga. Diba? Kaya kung punta dyan, hindi ko naman kilala yan, hindi ko naman kamag-anak yan. Pero bakit namamahal sa akin? Sapagkat nakita kami yung pagbabago. Paano nyo kami ni-welcome dito? Paano nyo kami tinago? Yun po ang nagbigay sa amin ng transform, ng inspirasyon. Lalo na po sa akin, na sa pamalaling po dito for 2 years, dito po sa Tatalon, hindi lang naman ang bagay. Nasa 15 sets na po tayo dito, na yung may build, yung may bahay na pinatayo. Pero ang maganda po dito yung pagbabago, hindi ng bahay na ating katawan, ng ating pagkatao. Mas siyang nagbigay sa akin ng inspirasyon para ipapatuloy po yung aking time, talent, and resources na isa-sa inyo sapagkat nakikita ko po yung kung ang Tatalon ay nagkakaroon ng pagbabago ang buong Pilipinas, ganoon din, at buong mundo sa buwitan ng Lawad Kalingan. Kaya sa inyo po mga bayani, pagpatuloy po natin itong ating gawain. Alam ko pong lahat ng ginagawa natin ay mayroong kaakibat na blessing kay God. Ano man yung itulong natin,